So yan guys, welcome back to my YouTube channel, Turon Kaleko. So yan guys, meron tayo ngayong isang amplifier na pinapagawa sa atin. Yun, dinala sa atin dito guys, sabi nung may-ari wala na siyang power. So ngayon guys, i-re-repair natin to. So yan guys, ito nga pala yung kanyang amplifier na dinala sa atin ng may-ari. Guys, sabi nung may-ari wala na daw tong power. So yan guys, ito binuksan ko na to guys. Yan, binuksan ko na to bago ko pinakita sa inyo guys. Yan, ang amplifier na to guys, ano, Coco. Yan, Coco MP3 MEM power amplifier. So yan guys, oh, laki ng kanyang kaha guys. Yan, ang laki ng kanyang kaha, ang konti lang ng laman. Ayan guys. So yan guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like, share, subscribe at pinutin mo yung bell button para updated kayo sa mga bago kong videos. So ayan guys, one hand lang kasi tayo guys, hirap maghawak ng camera. So ayan, ito yung kanyang adapter guys, 12 volts ang gamit natin. Ito kasi guys, pwede rin sa 220. Yan, meron din siyang outlet sa 220. Eh, dinala sa akin. Eh, hindi naman daw niya ginagamit na sa bahay. Ginagamit lang daw sa motor. Kaya ang ginagawa niya, pinutol na lang. Yan. Yan guys, pinutol na lang niya. Ang ano na lang is yung 12 volts. Yung in niya na 12 volts. Yan. So, yan guys. Kaya ito yung 12 volts. So, yan guys, mag-ano tayo. Ayan guys, samahan niyo ako kung paano natin gawin to. Wala siyang power. So ayan guys, oh. Automatic na kasi to guys. Itong on-off niya dito guys, pang sa kuryente lang to guys. Naka ano, ayan, dito lang to sa 220. Kapag ka nag-in siya ng 220, dito lang tong switch na to guys. Ayan. Pero pagka nakarekta kayo sa 12 volts guys, tulad nito. Ayan, rekta siya sa 12 volts. Matic. Nagmamatic yan guys, may power na kaagad yan guys. So ngayon, kung napapansin nyo guys yan, may anong siya, naka-in na tayo sa 220. So ngayon, yung amplifier natin wala pang power. Dapat guys, may power na to yung mga gantong amplifier guys, yung mga bagong labas ngayon. Yan, kompleto na siya guys. May input, auxiliary. Yan, play, previous, next. So nandyan na siya lahat guys. Ayan na. Yan guys, siyempre unang-una guys, yung i-check nyo guys yung kanyang supply kapag ka wala siyang power. Siyempre una kayo sa kanyang adapter. Siyempre check nyo yung kanyang adapter kung may lumalabas ba na 12 volts. Yan guys, yung tester natin naka-rinse tayo sa 50 DC 50 volts, kasi i-rinse natin tong 12 volts kung may lalabas ba na supply dito sa kanyang adapter. Yung kinukuha na ng supply ng amplifier. So yan guys, naka-rinse tayo sa 50, naka-DC 50 volt tayo guys. Ayan, di makita yung texture. So ganyan guys, iganyan ko na lang guys para makita nyo kung yung texture kung ano. Ayan, sobrang layo, walang paghahawak. Ganyan na lang guys. Panali mo dyan, pre. Panali ka dyan. So yan guys, bubunutin natin to. Kailangan may makuha tayo dito na 12 volts. Kailangan may makuha tayong 12 volts. So yan guys, dito matik sa bilog na to guys. Ito yung kanyang positive. Dito natin ilagay yung kulang probe. Is probe sa gitna. Tapos ito yung gilid guys. Ito yung kanyang ground. So yan guys, ibig sabihin pumalo. Ngayon may nakuha tayong uy, galing nalaglag pag guys ang ating. Nalaglag ang ating silpong yung anong pa. Ay,
Sarap ang rayo. So yan guys, nalaglag kanina yung cellphone guys, kay gumalaw, nagalaw, nalaglag. Ayan, lagay na lang natin tong tester dito guys. Ayan, tester para makita nyo guys. Ayan, kita ba? Ayan, nandyan yung sayan. Ayan guys, continue tayo guys. Medyo naano tayo kanina. Siyempre bago tayo mag-check guys, kailangan tayong naka-input sa 12 volts para malaman natin kung bakit walang power. Hindi niya walang power ang kanyang amplifier. Seat by seat mo, seat. Isa-isahin natin yan guys. Isa-isahin natin yung kanyang ano, para malaman natin kung bakit wala siyang power. So yun guys, kung napapansin nyo, ayan naka-rinse na tayo. Ayan, naka-DC tayo. Naka DC 50 volt tayo guys. So ayan, naka ano sa gitna, tapos yung ground dito. So ganyan guys, ibig sabihin mayroon tayong 12 volts. So good yung kanyang adapter guys. Good yung kanyang adapter na yung input na 12 volts na papunta sa amplifier. So ngayon guys, dito tayo next. Ngayon nga, ang hirap, ang layo ng camera natin. Ngayon next, dito tayo sa ano, grounds, mag-tester tayo dito kung may papasok na, kung mayroon siyang 12 volts na lumalabas dito. So ayan guys, kung napapansin nyo yung tester, so ayan, mayroon siyang nare-reading na 12 volts guys. So walang problema yung kanyang socket. Dalawa na guys, walang problema yung kanyang adapter at yung kanyang socket dito na sinasalpakan ng 12 volts. Okay rin, wala rin problema. So ngayon dito tayo guys. So ayan guys, kasi mayroon tong ang nakalagay dito guys, may diode dito guys. Ayan, diode. So ngayon mag-tester tayo dito. So ayan, so ayan guys, kung mapapansin nyo naglulos. Ayun, hindi pumapasok, hindi pumapasok yung kanyang 12 volts guys. Ayan. So ibig sabihin yung kanyang diode hindi nag-work guys. Ayan, tester natin yung kanyang diode. Ang pag-tester sa diode guys is yung kanyang guhit dapat naka ano lang tayo guys. X1 ang gamit natin. Ayan, X1. Dapat ang pag-tester ng diode guys, yung doon banda sa may guhit, yun yung kanyang positive, dapat palo siya. Ayan guys, ayan, hindi pumalo guys, hindi pumalo. Babaliktarin natin guys, dapat ito doon pa lang sa ano guys, wala na, hinala na ako guys, diode na ang problema nito guys. So ayan, so ayan guys, diode ang problema. So ayan guys, nagpalit na tayo ng diode guys. Hindi ko na pinapaano sa inyo guys kasi ang hirap, baka bumagsak na naman yung ating cellphone. Ayan, ihinang ko na lang yan guys bago natin isubo. Thank you.
palitin na yung soldiering natin, guys. Medyo mahina nang tumunaw. Buksan tayo ng soldiering paste. Ngayon guys, nakakabit na natin. Ngayon, tatry na natin kung ano, gana na siya. Ayan guys, nakakabit na tayo ng ano, kinabitan na natin ng speaker. Ayan, meron ng speaker. Ayan guys, ito. Ayan, yung pinalitan natin na diode guys, ito. Ayan. Ito yung diode guys. So ayan, ito yung pinalitan natin na diode. Ayan. Ang kanyang ano, one ano, ay ang kanyang number guys is ay IN5401. Awa 1N5401. Yan yung kanyang diode guys. Yan, ito yung kanyang diode. Yung pinalitan naman natin guys, nandito. Naku, nawala na. Naku, nawala na kung saan natin. Nawala na guys, yung pinalitan natin kanina. So yan guys, nawala yung pinalitan natin na diode guys. So yan guys, yan yung pinalitan natin na diode. So yan guys, kung ano yung nilagay nyo dyan, ano yung nakalagay dito sa kanyang board na number, ganun din ang ilalagay nyo guys. Pero siyempre, mayroon pang technique iba dyan guys. So ngayon guys, itong video na to ay para sa mga baguhan lang guys. So mga batikan, ano kayang-kaya, ano na yan. Tatawanan lang tayo nyan guys pag napanood tayo. So yan guys, kung napadaan kayo sa aking channel, Turon Kaliko TV, please like, share, at pindutin nyo yung bell button para updated kayo sa mga bago kong videos guys. So yan guys, so kanina, ayan, so nandito na tayo, naglagay na tayo ng USB. Ngayon, tatry na natin kung umubra yung ano natin. Kasi hindi pa naman ako pumunta sa iba guys. Hanggang dito lang ako guys. Yan, ito yung kanyang board. Hanggang dito lang ako nag-trace. Ngayon, kuha ko kaagad. Wala nang tumatawid na. Hindi tumatawid yung 12 volts. Dito, hindi nakatawid dito sa ano. Kaya, so, dito lang ako guys. Ngayon, kung umubra na to guys, so, maganda. Pero kung hindi pa rin umubra guys, at pinalitan na kasi, pinalitan ko kasi yung diode na guys, kasi yun yung wala na to guys, ito yung sira na yung kanyang diode, so nagpalit tayo. Ngayon tatry natin, ngayon kung hindi pa rin umubra to guys, siyempre lilipat na naman tayo dito, papunta na naman tayo dito guys. Ayan, pasensya na kayo sa aking video guys, so wala kasing ano, isa lang, isang kamay lang hawak natin. So ayan guys, sasaksak na natin. Ayan. Ayun guys, ayun. So sugmana guys, ayan yung problema niya guys. Yun lang yung nakita natin problema, yung kanyang diode. So ayan, okay. Ayos guys. Yun. Ayos, na-solve natin yung problema. At di tayo pinahirapan. So ayan guys, so ayan oh. Napaka importante dito guys. So ayan guys, ulitin ko uli, at kung bago kayo sa aking channel Turon Kaliko TV, please like and share, at pindutin nyo yung bell button para updated kayo sa mga bago kong videos guys, para pag may inupload pa ako uli, yan mapapanood nyo guys. So ayan yun, yan lang yung problema guys. Yan, yan, kayang-kaya nyo na yan guys, palitan kung ganyan lang ang problema ng inyong amplifier. So yan guys, yan, kahit hinahawakan ko yan guys, wala namang problema guys, kasi 12 volts lang ang dumadaloy nyan guys. So yan guys, maraming salamat sa panood nyo, at kung may natutunan kayo guys, yan, i-like nyo na, i-share nyo, comment sa baba, i-subscribe nyo na guys, at
pindutin nyo yung bell button guys para updated kayo sa mga bago kong videos. So ayan guys, oh, itututo ko guys, ah, ayan lang ang pinalitan ko guys, ito lang ang pinalitan ko sa amplifier kanina na tinry natin na walang power. So ngayon ang nangyari na, ayan, okay na, ayan na, nagka power na siya guys. So ayan, di na kayo mahirapan guys, binigay ko na sa inyo, sinishare ko na sa inyo, nasa sa inyo na lang yan guys. So ayan guys, walang problema guys pag tinanggal nyo to guys, ito, itong diode na to guys, pag tinanggal nyo yan guys, dadalhin nyo na lang yan doon sa pisa ng mga bilihan ng pisa guys, bibigyan ka agad kayo yan guys, may number yan guys. So ayan guys, wala nang kaano-ano, walang kaabog-abog, yan lang ang problema pag yung amplifier nyo walang power. So ayan guys, maraming salamat. Turon, Kalikot TV. Ayos ba? Mga lude. At pindutin niyo yung bell button para updated kayo sa mga bagong videos.